Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ikatlong kabanata. May isang pariseo at pinuno ng mga Hudyo na ang pangalan ay Nicodemo. Isang gabi, nagsadya siya kay Jesus. Guro, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya mararanasang pagharian ng Diyos. Paanong maipapanganak na muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya pagharian ng Diyos. Ang tao'y ipinapanganak ng kanyang mga magulang ayon sa laman, ngunit siya'y ipinapanganak ng Espiritu ayon sa Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito ibig, at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan napaparoon. Ganoon din ang nangyayari sa bawat ipinanganak ng Espiritu. Paano pong mangyayari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro ka pa naman sa Israel at hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan mo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinapatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinapaniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa lupa, paano ninyo mapapaniwalaan kapag ang sinabi ko ay tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulang na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos.
Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang mga ginagawa niya'y pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbabautismo. Si Juan ay nagbabautismo rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Guro, yung pong lalaking kasama ninyo sa ipayo ng Jordan na inyong pinatotohanan ay nagbabautismo rin. Nagpupunta sa kanyang lahat." Sumagot si Juan, "Kahit sino'y walang tatanggaping anuman, malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Mesiyas. Sugo lamang akong nauna sa kanya. Para sa lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangan siya ay maging dakila at ako naman maging mababa." Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kaniyang nakita at narinig, ngunit walang naniniwala sa kaniyang patotoo. Ang naniniwala sa kaniyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay katotohanan. Ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kaniyang espiritu. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay niya dito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang ayaw pasakop sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Thank you.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Jesus, it's a